Hello, isang magandang araw sa lahat ng mga kapamilya natin Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat din po ng mga nakatutok sa atin all over the world. Kasama niyo na nga po ang nag-iisang beshi ng bayan. Ako po si Jaiho. Hello, beshi ng bayan, Jaiho. Hello po sa lahat ng mga kapamilya na nanonood around the world. I am Ai De La Cruz and I'm so honored to be one of the hosts ngayong The Iron Heart Grand Media Launch. We're so excited! Super duper excited! Oo, alam mo, kanina off-air, pinag-uusapan natin na napaka-espesyal ng araw na ito. Kasi syempre, bukod sa sinasamahan tayo ng mga netizens na nanunood sa kanilang mga tahanan, saan mang lupalop ng mundo, nandirito din ang mga pinakamamahal nating mga press, ang mga friends natin from media, ang mga vloggers, nandirito sila. Na ako personally, yung ilan sa kanila, ang tagal-tagal kong hindi nakita talaga. Kasi ngayon pa lang, slowly, we're getting back into the new normal na nga kung tawagin natin. Pero today, tayo po ay napapanood via ABS-CBN Entertainment Facebook, ABS-CBN Entertainment YouTube channel, IWANT-TFC Facebook page, MMK Official Facebook page, Star Magic Philippines Facebook page, Rice Artist Studio Facebook page, Star Hunt Facebook page, The Filipino Channel Facebook page, at sa Star Cinema Facebook page. Hello po, and please share the live stream sa inyong mga followers, sa inyong mga friends, family, loved ones, para sila rin ay makaalam na merong nagaganap na The Iron Heart Media Launch. And speaking of, yan po ang ating official hashtag for today. Gamitin po natin mga kapamilya. Again, that's hashtag The Iron Heart Media Launch. Let's make a trend! Totoo yan. Gawin nating trending talaga ito dahil ito nga ang tinatawag natin na the newest action-packed series na dapat nating abangan at tutukan gabi-gabi, ang The Iron Heart. Grabe, sobrang excited na lahat ng mga nandirito, lahat sila nakaabang na talaga. Pero bago ang lahat, paalala lang po, let us use the official hashtag The Iron Heart Media Launch. Alright, nandito tayo sa ano ha, sa red carpet, sa mga nakatutok sa atin. Kakaiba ang red carpet natin for today. Ay, oo. Kasi parang feeling ko, ang lakas makaano niyan eh. Yung talagang big event talaga. Yung mga may paganyan, di ba? True. Nakikita niyo ba? Baka pwede natin ipan ng konti, kuya, dito. Yes. Kung ano yung paganaps natin. Diyan po, maglalakad ang ating stars ng The Iron Heart mamaya lamang. So, abangan po natin, mga kapamilya. Makakasama natin sila, mga kachikahan. And of course, our friends from the media are here para itanong ang mga gusto ninyo ring itanong sa ating mga stars ng The Iron Heart. So kung meron kayong mga tanong, i-comment nyo lang din sa ating live stream para mabasa natin mamaya yan. And again, huwag natin kalilimutan ang ating official hashtag, The Iron Heart. So correct. Are we ready? Yes! We are very ready. Kaya naman, simulan na natin. Ai! Okay, handa na ba ang lahat? Makilala ang mga makakasama natin today na malapit nang magpakita ng tunay na lakas gabi-gabi. Yes, of course. Kaya naman, let's welcome our special guest stars. Simulan natin yan. Ipakilala na natin the one and the only, Madam Dimples Romana! Palakpakan naman natin, everybody! Very beautiful, Madam Dimples Romana, sa red carpet ng The Iron Heart. Ayan. Pause muna dyan, Miss Dims. Miss Dimples, para sa ating picture-picture. Yes. Ayan, smile. Alam mo, hindi ako sanay na maliit ang bag niya. Sanay ako may maleta siya. Totoo. Diba? In all fairness naman wala talaga. Wala siyang maleta today. From the very iconic na malaking bag ngayon, small bag kay Madam Dimples Romana. Yes. Mm-mm. And yes, isa po siya sa ating mga special guest stars ng The Iron Heart. Totoo, ayan. Pabatiin natin si Miss Dimples dito sa ating backdrop, of course, ng The Iron Heart. Ayan. Totoo. Ay, meron pa siyang... Mamaya na po ang mga pa-questions natin. Oo, dahil isa-isa natin silang ipapakilala. Miss Dimples Roman. And picture muna dito si Miss Dims. Ayan. Napaka-beautiful naman talaga. Oo, ayan. Alright. Okay, bigyan muna natin siya ng space ng moment, para bago natin siya pabatiin. Alright. Grabe. My God naman talaga. Parang ako ngayon palang gusto ko ng...
Totoo to? Ate, kailan kita niloko, ate? This? Never kitang niloko, yes. Okay, batiin okay mo lahat ng mga nanonood sa atin sa online world. Hello, hello to everybody watching po online. I'm so happy to see you all. Ang sarap pala nung medyo face-to-face totoo na. Totoo yan. Kitang-kita ko yung ganda. Ay, wala ito. Thank you for supporting the idol. Of course, Ms. Dimples Romana. Maraming salamat. We'll see you again inside. Thank you so much. Thank you. Susunod, VJI, mga kapamilya, ipakilala naman natin, grabe ito. Gusto mo ba solo sila o magkasama na? I-solo-solo natin sila? I-solo na lang siguro na. Ay, dalawa, magkasama sila. Kasi nga, fresh sila from the success of the viral, of the trending Dollhouse. Please welcome two of our special guest stars ng The Iron Heart, Baron Geisler and Althea Ruedas. Wow! Welcome, Baron Geisler and Althea Ruedas. Grabe, no? Ang bigat-bigat. Ayan, pause muna tayo dyan for photo op. Grabe, alam mo, super trending from yes. Dollhouse. Tapos, hindi lang sa Pilipinas, VJI. Talaga naman, ang daming nakapanood sa iba't ibang parte ng mundo. And ngayon, mapapanood natin sila dito sa The Iron Heart. Oo nga, excited akong malaman kung ano ba ang kanilang roles dito. Paiiyakin na naman ba nila tayo? Totoo nga yan. Ayan, hi Baron, hi Althea. Bati, oh, picture muna. Picture okay, muna, okay. Ayan, photo op. Bongga, smile. Grabe. Alam mo, kasama ko sa dressing room kanina si Althea. Oo, sabi ko, is this your first press con? Sabi niya, no. Wow. What's your first? Netflix. Oh. Dollhouse. Sorry. Oh, diba? Sanay na sanay. Correct. Althea, yes. Batiin mo lahat ng mga nanonood sa atin sa online world. Hello, everyone! I love yes. the energy! And Baron? Hello, everyone. Thanks for having us here. I'm really excited for this press con. Salamat, Baron Althea. Pwede tayong pumunta na sa loob at magkikita tayong lahat doon ng sabay-sabay. Susunod, pagkatapos ng very viral naman talaga, syempre, VJI, yan patikim. Etong mga masusunod na kikilalanin natin ay sina. Eto naman, anim sila sa mga pinakamagagaling na aktor sa industriya ngayon. Simulan natin kay Pepe Herrera! Let's go, Pepe! Wow! Kinaya mo ba yon? Totoong totoo. Grabe. Actually, tinanong ko si Pepe kanina woo! Sa dressing room. Sabi ko, wow! Oh, yes, Pepe! Pepe, wait, picture lang, muna picture ka dyan sa ating napakagandang hallway. Yes. Sayang ang iyong pagpupo. Ay, yes. There you have it. As an Aladdin siya today. Oh, diba? Totoo. Tsaka hindi lahat may, may ano. May pa-abs. Oh. Wow! Wow! Oo, oh, oh. Ay, parang aabangan ko talaga diba? Kung ano ang mga eksena ni Pepe sa The Iron Heart. Oo nga, kung ganyan siya, no? Oo. Correct. Ayan, thank may you, Pepe. May pag-meditate. O, Pepe, dito ka naman muna. Join us. Bati pwede tayo mo na sa live stream. Samahan dito. Pwede na. Let's go. Correct. Pwede mo na kaming samahan. Hi! Yes. I love the energy. Picture naman dito, of course, sa ating The Iron. Hindi ka ikaw lang, syempre, nakakaano naman na, ano, di ba? Mamaya. Smile! Yes. Sila nang bahalang mag-adjust. Say hello to our Kapamilya viewers online. Hello, Kapamilya viewers online. I love you so much. Thank you so much, Pepe. Mamaya, mas marami pa tayong chikahan. Sige, marami pang chikahan mamaya, sabi ni Jaiho. Thank you, Pepe Thank Herrera, you, Pepe. Mga Kapamilya. Yes. Oh, oh, red carpet lamang umuwi, ito. Ah. Meron pa tayong press con. Oo. Oh, oh. Okay. Maraming salamat. Susunod, syempre, ito. Makakasama rin natin, kagaya na nabanggit mo ha, sila tong mga magagaling na mga aktor sa ating industriya. Of course, we have the very beautiful Miss Meryl Soriano. Wow! Ay, grabe. Iba naman talaga ang entrance ng nag-iisang totoo. Meryl Soriano. Alam mo, ako fan ako ng mga vlogs niya. Nanonood talaga ako. Totoo. There you have it. Pause muna, Miss Meryl, for photo op. Ayan. Oh, sabi niya, hi guys. O, bumabati siya sa ating friends from the media. Okay, pose ka muna dyan, Miss Meryl. Yes. Correct. Alright. Okay, now walk the runway and join us here. Bati po kayo sa ating mga kapamilyang nanonood sa live stream over there. Here. Yes. Hello, mga kapamilya. I'm back! O, oh, diba? Totoo yan. Yes. Picture tayo, Miss Meryl. Ayan.
Grabe. Habang wini-welcome back natin siya. Nararamdaman mo ba na lahat ng pinapakilala natin dito sa red carpet, sobrang mahuhusay talaga? Ay, oo. Correct. Lahat talaga. Parang excited na nga ako. Paano sila pagsasabay-sabayin totoo. The Iron Heart? Miss Meryl, welcome back. Pwede po bang bumati tayo sa lahat? Ng mga online viewers natin all over the world. Live ba to? Live na oh live tayo. Oh my God, hello naman sa inyo. My God, thank you so much for watching. And excited kami sa aming bagong show, of course. So maraming salamat sa nanonood at sana ay kayo ay healthy and safe all Perfect. The time. Correct. Maraming salamat, Miss Mary. We'll see you inside. Susunod, kilalanin naman natin ang isa pa sa mga makakasama natin sa The Iron Heart. Yes, I'm sure lahat tayo kilala siya. Napakarami na rin niyang nagagawang shows sa ating Kapamilya Network at ngayon ay nagbabalik siya sa The Iron Heart. Please welcome the beautiful Sophia Andres! Hello! Hi. Very sexy, diba? Grabe. Talaga naman, parang nakakahiyang tabihan si Sophia Andres. Pinoproblema ko na nga rin yung pictures mamaya. Kaya nga lumayo na ako ng bahagya kasi nga baka magtabi kami ni Sophia Andres dito talaga naman. Very number 10 talaga. Kami. Living doll. Oo. Diba? Grabe, ang ganda. Siya yung walang pinipiling angulo. Ganun. Totoo. Totoo. Ayan, right. Sophia, samahan mo kami dito. And picture here. Muna ulit dito naman. Sa The Iron Heart. Oh, di ba? Very beautiful. Yes. Alam mo yan. Nakakatuwa, no? Dito talaga sa atin, lahat ng mga nakasama ating mga artista mula sa mga past projects nila hanggang sa pinaka-present, eh talaga naman. Tayo-tayo pa rin ang nakikita-kita in all fairness. And there you have it, Sophia Andres. Batiin natin ang mga kapamilya viewers na nanonood online. Kapamilya, kamusta kayong lahat? I'm so happy to be here in ABS-CBN again. So happy to see the both of you. Nakakamiss, ano? Grabe. Salamat for having me. Maraming salamat. Mamaya, kilalanin natin kung ano ba ang ginagampan ng karakter ni Sophia sa The Iron Heart. See you inside, Sophia. Thank you so much. So pagkatapos ni Sophia, susunod. Eto naman, hindi nawawalan talaga no, ng mga magagandang projects dahil napakahusay. Ay, oo. Magaling lahat talaga. Kaya niyang gampanan. Trending pa. Tsaka isa pa itong nasubaybayan din natin. Totoong-totoo yan. Noon pa, Okato Katis pangalan. Correct. Ano pinapanood ko na siya doon? Oo. Bukod sa trending siya sa kanya mga performances, ano naman kaya ang aabangan sa kanya dito? Let us all welcome mga kapamilya. We have Sue Ramirez! Ay! Wow! I'm sorry naman! Grabe! Mm-hmm. New look! Ang lakas maka-international star! Ayaw! Yeah. Wow! Ah? Ay! Wow! Unti. Pause muna dyan. Very beautiful. Blooming na blooming. Oh! Grabe, no? Tsaka sa bawat character na ginagampanan niya, ibang tao talaga siya. Totoo. Iba na naman. So, sino kaya siya dito sa The Iron Heart? Excited na tayong malaman. Ang babaeng hindi napapagod. Oh. Diba? Ang babaeng hindi napapagod dahil talaga naman lahat gagawin kasi ang husay eh, diba? Oh. Pose muna si Sue. Totoo. Mari, ang ganda mo. Iba, no? Iba yung dating. Huh? Grabe talaga. Natatawa ka ba, Mare? Muli po, gamitin natin ang ating official hashtag sa lahat ng ating posts. Hashtag The Iron Heart Media Launch. Correct. And there you have it. Ayan, pabatiin na natin si Sue sa mga kapamilya natin online. Hello sa lahat ng kapamilya natin na kasama natin online. Thank you so much sa panonood po ninyo at thank you at sinamahan nyo kami today. Sana abangan nyo pa ang mga pasabog namin para sa inyo throughout this live. And sana ay panoodin nyo at supportahan nyo po itong show namin na The Iron Heart. Dahil sobrang exciting nito, guys! Maraming salamat, Miss Sue Ramirez! Woo! Yes, thank you, Sue. Makita tayo sa loob ulit. Oo, ayan. Susunod, VJI. Yes, sabi nga natin, di ba, talagang trending lahat ng ginagawa ni Sue. Mula sa trending, mapunta naman tayo sa viral. Dahil Correct. Fresh din siya from viral scandal. Let's all welcome, paiinitin niya ang ating red carpet, Jake Cuenca! Mr. Jake Cuenca is in the house, mga kapamilya. Alam mo, grabe, kanina pa namin pinag-uusapan sa loob talaga. Hmm. Napakagwapo ni Jake. Ang fresh, sobra. Grabe, oh. Yes. My gosh, ang gwapo ni Jake. Ay.
Super. Oo. Oo nga, tsaka sabi, may nagsabi dito na media anong friend natin. Anong sabi ni Bix? Ano yun? Ano ka? Si Bix narinig ko. Jake, hello. Nakakagwa po kami yung bigote. Picture sabi muna nila. Tayo dito okay. Sa ating mga kaibigan mula sa press. Ayan, yes. Kaliwat kanan, center, gawin natin. Grabe, no? Nararamdaman mo ba, VJ Ayi? May iba, no? Ibang-iba yung mga pinapakilala natin. Talaga naman, paano nagawa ng The Iron Heart na mapagsama-sama ang mga pinakabigating pangalan sa industriya, di ba? Jake, hello! Batiin mo lahat ng mga kapamilya natin online. Yes, hello sa lahat ng mga kapamilya natin online. Thank you for tuning in today. Please support our show, The Iron Heart po, under Star Creatives. Thank you so much. Maraming salamat, Mr. Jake Cuenca. See you later, Ito. Jake. Kumapit na po tayong lahat. Kapamilya all over the world, syempre. Makakasama natin in a very special role in this series. Please welcome Maha Salvador! Her Majesty! Wow. Yes! Wow! Hi, Madge! Hello, we! Correct? Ang lakas na kami si Universe, yes. Diba? Pause muna. Ah, yes? Oh, ginawa wow. Niya runway. Oh, diba? Oh, picture muna dyan, Madge. Yan lang muna. Napaka-simple nung suot, pero biglang elegant. Totoo. Diba? Ginoke niya pa kanina, sabi niya, ano, nakapantulog lang ako ngayon, sabi yes. Niya. Totoo. Grabe naman yung pantulog na yan. Ayan. Hi, Madge. Hello, we sayo. O, picture muna ulit dito para naman sa ating The Iron Heart. Oh, ayan. Correct. Excited na rin tayong lahat, syempre, malaman kung ano ba yung role niya sa The Iron Heart. Mamaya po ay malalaman natin yan. Totoo. So, abangan po natin. Correct. Bumati muna si Maha, syempre, sa mga nanonood sa atin. Hello, kapamilya. Hello po. Ayan, Iron Heart, malapit na po. Maraming salamat, Madge. Makita tayo lahat sa loob ulit. Ayan. At syempre, pagkatapos nating ipakilala si Miss Maha Salvador, mga kapamilya, eto na. Ay! Napanood natin ang ilan sa mga patikim sa social media sa lahat ng ABS-CBN platforms. Finally, lalakad sa red carpet. Please welcome the Iron Heart, Mr. Richard Gutierrez! Oh my gosh. Alam mo, buong batch namin, crush talaga siya eh. Totoo? Oo, nung studyante kami talaga, inaabangan namin siya araw-araw. At ngayon, I'm so happy, kapamilya siya. Totoo yan. Oo. Alam mo, ako, Char, dyan muna, picture muna yes. Dyan, Char. Ay, dyan muna. Ayan. Sa center lang ng very, very little. Yes. Alam mo, ang daming mga kapamilya natin, ang hindi tumigil sa online world, waiting for this project ni Richard na The Iron Heart. And finally, nangyayari na siya, VJ Ayi. Yes! And we can't wait to meet yung character ni right. Richard Gutierrez later. At makikita natin yan sa trailer na ipapalabas natin for the first time. Char, dito muna picture ulit. Dito naman sa The Iron Heart. Pose for some pictures first. Grabe, no? Hindi ako makapaniwala na in one project, sama-sama itong mga pinakilala natin sa red carpet. Diba? At hindi lang yan, marami pa tayong makikitang mga bigating mga artista mamaya sa trailer. Correct. Totoo-totoo. Ayan, Chard, batiin natin ang ating mga kapamilya viewers online. Good evening sa inyong lahat. Maraming salamat for joining us dito sa Grand MediaCon for The Iron Heart. At sabay-sabay po nating panoorin ang aming official trailer. We're all very excited to see this. Kasama kayo, syempre. Correct. Sama-sama tayo. Nakakapit gabi-gabi sa pagsisimula ng The Iron Heart. Pero Richard, samahan mo na muna kami dito dahil ngayon, ipapakilala naman natin ang ating mga minamahal na mga direktor at ang ating mga nakasama, syempre, sa pagbuo ng The Iron Heart. Also, gracing us with their presence today, today are some of the creative minds behind The Iron Heart. Tawagin natin Director Lester Pimentel Ong, Director Richard Ebasco Arellano, and one of the show's creative managers, Sir Jay Fernando. Hi! Hindi rin naman papahuli ang ating Totoo. Creatives behind The Iron Heart, of course. At sila lang naman ang
Direk, dyan muna po tayo. Photo op po muna tayo dyan, Direk. And of course, sa Sir Jay. Ayan, grabe Vijay Ai, no? Itong mga pinakilala nating director, si Sir Jay, halos lahat ng pinakamagagandang teleserye ng ABS-CBN talaga, sila ang mga nasa likod nito. And dito din, sila ang kasama ng mga bigating stars ng Ironheart. Sir Jay, Direk Lester, Direk Richard, samahan po natin si Richard dito ngayon. Kaya nga hindi nakatakataka na talagang dapat abangan natin ang The Iron Heart dahil these are the brilliant minds behind the show. Ayan, photo op tayo with Direk Lester, Sir Jay Fernando, and of course, Direk Richard Arellano. Oh, grabe. Ako kaya kong pangalanan ang mga nagawa nila dito talaga, di ba? From Pagani. Sige nga. Yes, okay. Yes, oo. Pangako sa'yo, lalo na sangre. Oh. At I love to last, mga ganito ko dahil. Yes, ito na ang The Iron Heart compressed daw. Okay. May we request the cast to join us here? Buo ba? Group photo po tayo. Group photo muna tayo kasama ang buong cast. Yes. Once again, tawagin natin Madam Dimples Romana. Madam? Madam? Madam Dimples Romana, Althea, Baron, Pepe, Meryl, Sophia, Sue, Jake, and Richard, The Iron Heart. Maha Salvador, of course. Mga friends from the media are also here. Hello po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nanonood na sa atin sa live stream. I'm sure, naku, nasisira na yung internet ngayon. Naloloka tayo sa nakikita natin ngayon magkakasama sa isang frame. Ang ating cast at ang ating directors, creative manager ng The Iron Heart. Sila po ang mapapanood natin malapit na sa The Iron Heart. Correct. Alam mo, grabe, no? Kahit ako na sa starstruck talaga na nandirito silang lahat na sama-sama. Di ba, Pepe? Oo. Pepe, di ba? Kasi si Pepe eh. Oo, totoo yan. Uy, pero alam mo kung saan ako mas excited for tonight? Saan? Dahil mamaya, for the first time ever, ipapapanood natin sa mga kasamahan natin sa press at sa mga nakatutok online ang inaabangang full trailer ng The Iron Heart. Maraming salamat po sa ating mga director, sa ating creative manager at sa mga artista natin na kasama ngayon dito sa red carpet. Now, let's move on at mag-proceed na tayo inside the theater. Ayan. So mamaya doon natin mapapanood ang trailer sa ating friends from the media. You may enter the Dolphy Theater through that entrance. Gutierrez, The Iron Heart, malapit na Gutierrez. Para saan ang lakas mo? The Iron Heart sa November 14 na. Ikaw ba si Thor? Gutierrez, The Iron Heart, malapit na
Gutierrez. Para saan ang lakas mo? The Iron Hearts sa November 14 na. Kompositor! Richard Gutierrez, The Iron Heart. Malapit na si Apollo. May pambihirang lakas. Di na kapasa sa scholarship dahil criminal. Kapag nangigigil ka, tignan mo lang to para lagi mo maalala ang mga paalala ko sa'yo. Alam na mga taga dito, pamilya kami ng mga tarantado. Alam ko rin na iba ka. Ngunit may masakit na nakaraan. Hold up to! Sabi ng polis, bangag na bangag sa droga yung taong nakagawa nito kay tatay. Ang kriminal na kumuha yun sa tatay mo, magpapayad ng mahal. Basta pag nalungkot ka, nandito lang ako. Matagal na kitang minamanmanan. Ihahanda ka namin para sa isang top secret mission. Mission? Ito ang Tatsulo. Isa ito sa pinakamakapangyarihan na sindikato sa Asia. Ang nakapatay sa tatay Homer mo ay isang miyembro ng Tatsulo. Walang mabuti kung walang masama. Walang masama kung walang mabuti. Nasa sayo kung aling ka doon. Ang pagkamit ng hustisya. Balang araw tayo, babalikan ko rin ang mga mahal ko sa buhay. At kapag nabigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ninyo, kamauba ang kasagutan. ABS-CBN Entertainment. Star Creatives. And Richard Gutierrez are stronger than ever. Kasama ang mga pangmalakasang aktor. Albert Martinez, Jake Cuenca, Su Ramirez, Pepe Herrera, Sofia Andres, Al Tantay, Roy Vinzon, Meryl Soriano, Dieter Ocampo, Baron Geisler, Jeric Raval, Maricel Laksa, Joem Bascon, Enzo Pineda, Mitoy Yonting, Andy Abaya, Luis Abuel, Althea Ruedas, Karina Bautista, Kyle Echari, Dimples Romano, with a special participation of Maha Salvador. Para sa arang lakas mo. Good s***. Kahit anong labang plan, hindi ko atras. The Iron Heart. 8:45 PM sa Prime Time Bida. Grabe, jam-packed talaga, Ai. Oo, pero grabe, no, dito rin natin nalaman, Ai, na 8:45 na po ito. Yes. Kaya abangan natin gabi-gabi sa Prime Time Bida. Once again, sa November 14 na po, magsisimula ang The Iron Heart. At kita naman natin sa trailer, talagang pinaghirapan, pinagkagastusan, pinagsama-sama ang paborito nating mga stars sa iisang show, The Iron Heart. Very exciting talaga. Totoo, bukod sa jam-packed, action pack lahat. Yes, totoo yan. Nakaka-excite ang mga katanungan na manggagaling sa ating mga friends from the press. Yes. At syempre, gustong-gusto ko nang simulan ang Q&A. Oo, kaya naman, tatawagin na natin sila. So simulan natin sa ating mga special guests na kasama po dito sa The Iron Heart. Please welcome Miss Dimples Romana, Baron Geisler, and Althea Ruedas.
Ayan, i-welcome natin sila dito. Kita nyo naman, buti na lang talaga ang haba ng Dolphy Theater stage para magkasya ang ating mga stars, directors, and creative manager ng The Iron Heart. Welcome! Hello! Over here, yes. All right. Okay. And kasama rin natin, of course, ang mga cast members din natin sa The Iron Heart, sina Pepe Herrera, Meryl Soriano, Sofia Andres, and of course, kasama rin natin sina Sue Ramirez and Jay Cuenca. Thank you so much, VJIE. Ayan. Diretso tayo, susunod. Tawagin naman natin, again, of course, in a very special role in this series. Please welcome Miss Maha Salvador. And the Iron Heart. Palakpakan naman natin at salubungin natin ang masigabong sigawan talaga ito, Mr. Richard Gutierrez! Bagay na bagay, no? Yung role, oo. Grabe. Anong sinabi ni James Bond? Wow, talaga naman. Pero ayan, habang sila nga ay nagko-compose at nag-ready pa ng bonggam-bongga, syempre, gusto rin nating i-welcome at sasamahan tayo, of course, ng mga pinakamahuhusay at ginagalang nating director. We have Direk Richard Arellano, Direk Lester Pimentel-Ong, and our creative manager, Sir Jay Fernando. All right, welcome. Once again, ilan lamang po ito sa mga kasama sa The Iron Heart family. Pero tulad nga ng nakita natin sa trailer, napakarami pang mga artista ang ating nakasama dito at mapapanood na simula November 14, 8:45 p.m. At bago natin simulan ng ating Q&A kasama ang ating mga minamahal na press, syempre maraming salamat sa ating Star Creatives TV family, our ABS-CBN Entertainment. Batiin natin, of course, nandito Miss Des De Guzman, the head of Star Creatives TV, Sir Miko Del Rosario, head of Star Creatives Promo, Miss Saki Prince Pendatun, executive producer, and Miss Pam M. Kizon, executive producer. Ayan, grabe talaga naman lahat nandito. Unahin na natin, VJIE, let's go. Yes, umupo na rin muna tayo, Jai. Oo. Rumampa ka muna dyan. Yes. All right, so alam namin na marami pong tanong ang ating friends from the media. Maganda yan kung may upuan din ako. Ay, oo nga. Kasi pinalipat niyo pa ako dito, wala pala. Okay, alam mo, dadamayan kita. Tatayo rin ako para sa'yo, Jai. Okay. So simulan na natin ang first question natin from our friends from the media. Okay, so sino po ba ang gustong unang magtanong ng ating first question dito sa The Iron Heart Media Launch? I believe tawagin natin si Sir June Lalin. Ayan. Sasamahan tayo, syempre, ng ating friends from ABS-CBN PR. Yeah, good afternoon. Syempre, it's so exciting, Jaiho, no? Yes, super. The Iron Heart. Iron Heart. Press con, yan. Si Jaiho hindi nakatulog ng 3 days na malaman niya mag-host siya. Pero eto na, Chard, alam ko kung gaano ka-excited with this action drama series, no? Chard, you're part of the creative ba? Anong part mo? Bilang artista lang ba? Ano ka dito sa show na to? Yes, nung binubuo yung kwento ng The Iron Heart, actually, sa totoo niyan, matagal nang naka-line up itong storyline na ito. At ilang parang naging nagkaroon ng ilang evolutions na rin yung storyline. And thankful ako kay Miss Des at sa lahat ng bumubuo ng Iron Heart dahil syempre hinihingi rin nila yung inputs ko, yung ideas ko, and we tried to be a collaborative team. Syempre nagbabatuan kami ng ideas. It's for the best of the show. And yung buong cast and yung buong creative process has been very collaborative. Kaya magaan yung pakiramdam bilang artist dito sa The Iron Heart. And I'm very thankful that we have a great team behind us. Syempre headed by Chang Des and the whole Star Creatives family. And by our directors and writers.
Yan. Pero is it true? 12 revisions daw bago itinuloy? Hindi ko alam kung ilan, pero medyo ano, medyo... Madugo siya. Madugo rin yung naging proseso nung ano, pagbuo nung kwento. Oo. Pero Charge, syempre maraming ginulat dito sa show nyo, no? Nang biglang nalaman na, ay, kasama si Maha Salvador. Ako alam ko talaga, kasama siya. Pero may nag-reveal, may mga netizens na nakakuha ng litrato. Pero ikaw, Charge, syempre maraming nagulat kasi, ah, nagbabalik ABS-CBN si Maha. Alam ko, muntik kayo magtambal sa isang show na hindi ko nagkukwento. Pero nung ikaw mismo nakaalam na kasali si Maha dito, ano yung naramdaman mo? Very thankful, syempre, kay Maha and sa team niya. Dahil yun nga, ilang beses na rin na parang nag-try kami mag-team up sa isang show. And finally, ito, natuloy kami sa Ironheart. And talagang eksakto yung timing na pagpasok ni Maha as Cassandra dito sa Ironheart, and we couldn't be happier to have her on board, and we're very thankful again kay Maha na tinanggap niya at naging part siya ng Ironheart. Yan. At Maha, narinig mo yung sinabi ni Char, no? Ito na lang yung mic mo, Sir Jun, kasi parang ito ba yung ano? Pakiramdam ko po. Ayan, ayun po. Yeah, mayan. Oo. Very thankful si Chard, no. Actually, even naman sila Sara, sila Rupa, sobrang excited sila, Mon, nang malaman kasama ka. What made you decide to accept yung offer na to ng ABS-CBN para maging special participation dito isa sa leading ladies ni Chard? Madali lang ako napapayag kasi of course it's under Star Creatives. Ang dami kong nagawang magagandang shows with Star Creatives, Legal Wife and Bridges of Love. Iba yung alaga din sa akin ni Chang Des ng Star Creatives family. And then, nung sinabi na show with Richard, sabi ko, sige, pakinggan ko because baka eto na yung tamang panahon para magsama kami ni Chard. So, after nun, may konting, sabi niyo nga, 12 revisions, konting revisions lang. And then, ayun, lumipad na po ako agad-agad sa Cebu. At pagdating ko, parang nakabenteng thank you si Richard. Binilang ko talaga, thank you ah. So, may, uy, thank you talaga. Richard, ilang thank you. Hindi, pero nakakatuwa na may kasali ako dito sa Ironheart. Tapos, of course, with Star Creatives pa. And syempre, ito, pagsasama namin ni Richard. Yeah. At syempre, nakakatuwa nga, Maha, kasi at least napatunayan na mali yung mga balita nung una, di ba, na sabi hindi ka makakabalik. Pero ito na nga, sa November 14, mapapanood ka na kasama ka dito sa show na to. So congratulations pati sa lahat ng kasama. Pero hindi ko na pagtatagalin kasi marami pa magtatagalin. Thank you, Sir Jun Lalin. Again, we'd like to reiterate na we're so thankful talaga sa time na naibigay ni Ms. Maha Salvador. And tulad nga na sinabi nyo, ang daming revisions, pero that just goes to prove kung gaano po ka pinaghirapan at binusisi ang kwento at production bago ihain sa lahat ng ating mga kapamilya. So, napakaganda po talaga ng ating mapapanood sa November 14 na. Alright, now, our next question will come from Reggie Bonoan of Bandera, Bulgar, and Pika Pika. Ako ang magbabasa ng question. Yes. This is for you, Richard. Sabi ni Reggie Bonoan, good afternoon, Richard. Huli kang napanood sa FPJ's Ang Probinsyano, which is a hard action series dahil pisikalan ito. Paano mo po ito maikukumpara sa Ironheart na base sa trailer at matitindi rin ang action scenes? Bakit ka tinawag na Ironheart? Magandang question yan. Bago sagutin ni Sir Richard, yan nasa harap si Reggie Bunoan. At parang ang gusto niyang sabihin, antaray, may interpreter. Sabi dito eh, re- ganun na pala yung press ko niya. Yes, sige, go Richard. Yes, coming from Ang Probinsyano, and then nung ginagawa namin itong Ironheart, we really wanted to shift away
from probinsyano, especially yung character ko. Well, malayo naman talaga kasi sa probinsyano, naging parang villain ako doon. And yung probinsyano kasi very parang classic approach sila sa action. And most of their action scenes are gunfights. And hindi ko masyado napakita rin yung capabilities ko sa action sa probinsyano. So we wanted to showcase everything here sa the Iron Heart. We wanted more hand-to-hand combat, more modern approach in terms of cinematography. And, you know, I have the best team behind me, headed by Direk Lester, our action director, and his group 360. And we really wanted to show something different in terms of action. And yun nga, maraming matagal na ako hindi napapanood na gumawa ng action na ganito. And we wanted to showcase that again sa ating audience. Kung bakit ako tinawag na Iron Heart, mapapanood niyo yan simula sa November 14. Thank you. Pero alam niyo, doon sa napanood natin sa trailer, no, it's action-packed, pero maaantig din yung puso mo eh. So ang ganda nung title na Iron Heart. Na may iron part na, you know, medyo astig-astig, talagang action-packed. Tapos may puso rin talaga yung show. Okay, ngayon naman, may isa pa po kayong question, no? For Direk Lester. Do you want to read it po or ako na po? Ako na, okay. Direk Lester, this is for you. Magandang hapon po, Direk Lester. Ano po ang pagkakaiba ng Iron Heart sa mga huling series na ginawa ninyo na hard action din? Salamat po. For ABS-CBN, the last two that we did with Star Creative is La Luna Sangre. Of course, it's about vampires. And then Bagani, it's a fantasy film. So, totally different because in terms of storytelling, kasi ito yung mas ngayon, mas real, mas totoo, mas present. And then in terms of action, it's totally different from the vampires, from the warriors of the alternate world of Bagani. So, dito makikita natin ang modern way of doing gunfights. Maybe we would show something different that hasn't been seen on TV, how a gunfight is being done by the of course, our pegs are the Hollywood films. It's a different way, a modern way of showing it. Hand-to-hand combats, knife fighting. So we're fortunate because one of the few real martial artists that is in showbiz is Richard Gutierrez. Talagang kung gumagalaw siya, it's really genuine. It's not something that he just learned for the show. It's something that he's been doing since he was a kid. So we're very fortunate to have him do this action na pangarap namin gawin. And then of course, in terms of storytelling, it's very different because it's a journey of a person who is out there to give justice to his loved ones. Yun. Thank you, Direk Lester. Ayan, syempre, tanungin din natin si Direk Richard naman. Yes, ayan, Direk Richard, ikaw naman po. Kamusta naman po ang iyong naging ganap, syempre, for The Iron Heart? Kung si Direk Lester po ay more on sa actions, mga ganyan. How about kay Direk Richard po? Ako naman po ay natas para sa mga emotions, yung character ng mga ginagampanan nila. And syempre, kasama rin doon yung bonding. kasama rin syempre yung camaraderie sa set. Para masaya habang ginagawa natin yung show na to. Yun ang role ko, magpatawa sa kanila. yeah, magpaiyak, magpatawa, and mag-enjoy sa shoot. Nag-enjoy ba kayo? Okay, thank you. Yeah, I guess so, yeah. Maraming salamat, Direk Richard. Ayan, thank you so much kay Reggie Bunoan. Susunod, tawagin naman natin Stars Futog, Alan Sancon. Hello. Congratulations, no? Kanina sa trailer, nung pinapanood namin, para kami nanonood ng James Bond movie. Oh. So, ang galing. Yung mga pasabog ng eroplano. So, sana masustain yung ganda ng teleserye. Yung first question ko for Maha. Madge, nung segue. Madge, yes, kaya Alan. Tanong ko lang, bakit special participation lang yung naging part mo dito sa Iron Heart? Bakit hindi full
Kumbaga, ano yung reason behind that participation? Sabi, Chang Des, Kuya Miko. Ayan. Ako. Sige, ganun lang, Kuya Miko. Sagot po ako for your match. Actually, yun nga, it's a special role. Talagang, nasan ba si Kuya Alan? Hindi ko makita. Nasa harap, Sir Mike. Ayun. It's a special role talaga. And we felt that for that special role, we need a special woman. We're so happy that she accepted that role. Yun siya. Thank you. Thank you, ayun. Kay Miko. Naniwala ka dun sa sinabi. Totoo po yun. Pero sayang naman. Pero okay lang. At least special woman. Di ba? Yun yung word eh. Yeah, yung question ko naman dun sa bagong panganak natin. Ibigan si Dimples. Yeah. Parang after panganak, parang work agad. Di ba? Yes, so, ano yung reason why you accepted the role? And anong klaseng dimples yung makikita namin dito na may pagka Daniela ba o Babaylan? Parang ganun. Anong, kasi lahat ng karakter mo tumatatak eh. Diba? So this time, anong tatatak this time sa Ironheart being Dimples Romana? Ako, Kuya Alan, una, good evening. Salamat nga pala Nides and the Rex for having me on the Ironheart. I'm super excited. It's my first time to be working with Richard. And I see him often because magkaibigan kami ni Angel, diba, Chard, no? So I always see you and ganun lang yung interaction namin. But to see him face-to-face doing so many great things, it's just a very amazing thing for me to watch, especially as an actor, no? But this role, my role is Celine. So my role here, I'm a fighter, tama, no? Director J. I think it was very, very apt for me to do right after giving birth. Kasi nakaka-pressure pala pag mom of three ka na. Meron na siyang feeling na parang, oh my God, what can I offer next? Not just as a woman, but also as an actor. Kasi I've been acting for 25 years. And kagaya nung sinabi mo, Kuya Alan, when you have roles like Daniela and Babaylan, which was also offered to me by Star Creatives, it scares you a lot because then you don't know where to go after that. But when you get an offer as good as Celine, which is a fighter here, and you just don't know whether she's good or bad, you don't know just yet. Plus, it empowers me also as a woman, as a mom, kasi dito makikita mo nagpa-fighting scenes ako. Tapos, may pagka-androgynous din siya, hence the suit today. Nagda-dress sana ako, pero parang pagtingin ko sa salamin, ay, hindi Celine yun. Ito yung Celine. So just to give you a quick glimpse of that. Plus, ngayon kasi, di ba, alam naman natin that men really fight and they fight really well. But now, parang we wanna also show that we can fight like girls. And when we say fight like a girl, we say fight like a girl. So parang I just want to be able to do something like a character of some sort. And also when it was presented to me, parehong presentation as Babaylan, ah. When I came in as Babaylan Gloria of Bagani, I was not part of the original cast. And this is also the same way for the Iron Heart. So, as an actor, you always have to know your place. And for this time, I feel like I'm in the most perfect place as Celine. Because I'm super excited to be doing all those scenes with Sina Direk Lesser and Direk Richard, and of course, Richard himself, and Sina Tito Albert, because this is the first time Tito Albert and I will be together after Kaden ng Ginto. And we're working very closely together, so you will see a very, very good, you know, movements in terms of acting-wise because very intense din si Tito Albert eh. He's just not here today, but he's a very big part of the show as well. So, yun, excited ako. Yun nga, pagkapatapos ng mga anak, gusto mo lang medyo maiba yung offering. And this time, sobrang ibang-iba talaga. So, thank you, Nides and sina Ate Saki for offering Celine to me. I can't wait for you all to meet her. Dimples, hindi ka ba nahirapang mag-action dahil kapapanganak mo lang? So I did Pilates. CS kasi ako, but I heal very quickly. I battle very bad postpartum depression. That's also the reason why every time nanganganak ako, you see me working right away. That's how I battle postpartum. I have it really bad. Like, I wake up in the morning, I feel sad right away. And makaka-relate sa akin, I'm sure a lot of moms out there who don't necessarily like to talk about it. Pero ako kasi,
masamang-masama yung ganun ko pagkapanganak ko. So I wanted to get back to work right away, but of course with care, kasi nga CS ako. So I did Pilates first, and then now I'm doing Muay Thai and BMA center in Alabang. And then recently, I've been also doing tennis. So slowly but surely. Tsaka with guidance naman nila Direk Lester and his team, I'm sure, nung nagbababaylan kasi ako, nagpa-fighting ako, pero yung fighting ko kasi sumasayaw eh. Dito parang wala naman. Pero doon kasi yung fighting ko may superpowers. Dito, yung superpowers niya is very physical and very real, as Direk Lester would say it. Congrats, team po. Thank you, Kuya Ana. Yeah. Yung last question ko for ano? For Sue. Hi, Sue. Good evening po, Kuya Ana. Congrats, Alan. Sue. Tanong Thank ko lang, you. After the success ng ano, ng Broken Marriage Bow, parang nakita namin, ganun din rin ba ka daring yung gagawin mo dito sa Iron Heart na... Mas daring pa. Charot na. Hindi naman. Daring ba yung... ginawa ko sa ano sa Broken Marriage Bow. Parang dito ibang version naman to ni Sue na makikita nyo. As I do my projects, I really make sure na iba-iba talaga yung ginagawa ko, kasi syempre growth ko din yun as a person, as an actor, na to put in myself in different, you know, kinds of shoes. And I think na siguro masusurpass pa yung pagka-daring ng ano. Because not only the outfits, nakita nyo naman sa trailer kanina, ibang-iba talaga yung role, ibang-iba yung upbringing, ibang-iba talaga yung core ng character ni Venus. Sorry, si Venus po yung character ko dito. So, yeah, it's a very, very different role for me to play this time around. Congratulations, thank everyone. You thank you. Maraming salamat, Kuya Alan. Teka, bago tayo mag-proceed sa next question, kanina, habang nakikinig ako sa kanilang lahat, nung pinanood ko talaga yung full trailer, sabi ko, ay, fantasy ba ito? Parang may pag-ganun ako naisip. Oo. Sir J, katabi naman kita. Fantasy ba ito? Tanong na rin yung host. Hindi na kapagbigil yung host, no? Ayan. Ayan, narinig, sir. Ayan, okay. Hindi siya fantasy. Sorry, sir. Charis! Uminiulo ko eh. Charis lang. Hindi siya fantasy, pero I would say na it is larger than life, because hindi siya, may element, like all action adventure movies, di ba, or shows, it reference niya yung totoong buhay. So, particularly for Ironheart, hindi siya fantasy, wala siya, pero meron siyang elements that could be, ano, larger than life, and just to keep the show entertaining and to give the audience a different experience. Sorry, sir. Sorry. Thank you, sir. Maraming salamat. Ayan. Hindi, tinanong ko lang kasi di ba parang kanina sa pagkakapakita, sir, parang, ay, parang ang daming nangyayari, ang bongga. Oh, yung punch, parang ano, you know, extra strong. Uh-oh. Yes, Ayi, you know what I'm saying. Yes, I think we call that heightened reality. Yeah, ang ganda ng heightened reality. Ganun, diba? Okay. Yes. Also, to elaborate on that, kasi bakit may extra strength si yung character ni Apollo? Opo. We research. Ah, may punto naman yung tanong ko. Oo. And I'm sure dun, pag napanood natin, i-build up nila yun kung paano nga ba dumating sa ganong point yun nga si Ironheart. Totoo. Okay. So, yeah. Ngayon naman, mapunta tayo sa ating next member of the media. Let's call in John Bermejo of Kapamilya Universe. Wow. Hi, John. First of all, congratulations sa lahat ng mga cast ng the Ironheart. Ang question ko is, for si Richard Gutierrez, bago niyo po umpisahan itong The Ironheart, ba nasa FAJs ang probinsyano po kayo, kasama po si Coco Martin. Then, ano po yung mga natutunan ninyo kay Coco Martin as Cardo Dalisi sa FAJs ang probinsyano na nai-adapt ninyo dito sa The Ironheart? Ano ba? Huh? Natutunan ko sa FPJs ang probinsyano. Yes po. Siguro how to adapt to ano, yung bilis ng pag-shoot ng production. Kasi alam naman nating lahat na sa probinsyano wala kaming script doon.
and mabilisan yung galawan doon. Actually, it's a good test for actors to be part of something like that. Kasi matitest talaga yung capabilities mo as an artist, yung patience mo, yung everything, you know. So, yun, I guess yung being able to adapt to different situations in terms of production, in terms of filming, being able to work with different kinds of styles, as an actor, malaking growth sa akin yun. Masasabi ko na nakapag-adapt ako sa ibang klaseng style of filmmaking or shooting. But dito kasi sa Ironheart, it's a totally different approach. You know, may scripts kami in advance, you know, and we have, you know, two directors, we have the writers on the set. So, talagang magkaiba yung approach niya. And, yun nga, in terms of action naman, I really made sure also na iba yung makikita ng audience dito. Alam natin na 7 years yung Probinsyano on TV with their own action style. And we wanted to bring something new or bring something different, offer something new to our audience with the Ironheart. Thank you, Sir Richard. Yun lang po. Thank you. Thank you, John Bermejo of Kapamilya Universe. Maraming salamat sa iyo, John. Susunod naman, nagmula sa Manila Bulletin Entertainment, Julie Alcantara. Para ulit kay Richard Gutierrez. Hi, Chart. Julie. Hello. Ayun, diba? Ang lambing. Correct, kasi Julie eh. Oo, as Julie. Bakit? Sabi niya dito, Richard, how did you prepare for the role and what are your challenges when shooting Ironheart? Preparation-wise, yun nga, it took us months before filming. So I had really a lot of time to prepare physically, mentally. And entering a new show like this, alam ko magiging physically demanding siya and mentally demanding for me. So I always try to enter a show like this, kumbaga fully prepared. Naka-mindset ako, prepared yung katawan ko, prepared yung utak ko. And I was able to do that with this show kasi nga nabigyan ako ng oras. At yun, sa mga action scenes, syempre alam ko magiging madugo. So physically I had to prepare and going through the script, many revisions and all that. I'm thankful na nandyan yung mga directors ko. Si Direk Richard helped a lot sa pagkabuo ng character. At sila Miss Des, nandyan sa likod ko, tumutulong sa akin. And we trust each other. I trust my directors kung paano buuin yung character ni Apollo. So yun, it was really a process. And hindi ko siya magagawa mag-isa. You know, I had the whole team behind me. Yun. Thank you, Chard. Ito may tanong din si Miss Julie for our creative head, kay Sir Jay. Sabi niya, how did you come up with the story of Ironheart? And si Richard ba yung nasa isip ninyo playing the lead role? This concept has been, we've been developing it for almost 4 years, 5 years na, even before the pandemic. So talagang it was really... It was brainstormed. It came from actually an image of an Ironheart, a literal Ironheart. Na talagang actually, if I may say, si Ma'am Charo, she was talking about this parang Ironheart. Ganyan. Kinikwento lang niya. So parang maybe we can come up with with a show or with a concept. So anyway, this was like 5 years ago and we developed it, we made it a reality, that concept. And ever since, it was really actually Richard. Yeah. Walang halong char. Talagang it was really Richard. We were thinking of when we were doing this project. So talagang we were thankful na after going through a lot, now here the project is finally going to air. Totoo yan. Thank you so much, Sir J. Ayan. Pero bago tayo dumiretso sa susunod na magtatanong, kasi di ba kanina, grabe yung sinasabi natin talaga, number one sa Netflix, ang Dollhouse.
Ito na, katabi mo dyan, si yes. Baron Geisler and of course si Althea, nakasama dito sa The Iron Heart. Althea and Baron, pwede nyo bang i-share naman din sa ating mga kapamilya na nanonood na ang inyong mga magiging papel at gagampanan dito sa The Iron Heart? Go anak, mauna ka na. Go mauna ka na. Ikaw na! Ang dito po sa The Iron Heart, ang role ko po ay si Leah po. Yun pang role ko po dito, ang isang makulit na bata po, walang pinag-aalayo sa totoong buhay. Talagang makulit po talaga ako. Tanungin niyo po sa mama ko po yan. Yun po. Sige, Leah, tanungin natin si mami. Cherries. Yeah, makulit talaga si Althea. But when it comes to, ano naman, working, habits. She's a very professional young lady. So, palakpak sa'yo. Wow! Palakpak kayo. At doon po sa sumuporta sa Dollhouse, lahat po kayo inaanyayaan ko po kayong panoorin pong itong napakagandang teleserye na pinagandaan talaga ng kapamilya. No? And I am very blessed na part po ako nitong show na to. Maraming salamat po sa Star Creatives, kay Tiang De, sa lahat po ng production, sa directors natin, kay Direct Richard, kay Direct Lester, and also kay Mr. Richard Gutierrez. Pare, maraming salamat kasi basta makikita nyo na lang paglabas ng movie, paglabas ng serye na to kung ano yung mga magta-transpire. But for now, I'm very grateful. Thank you. Thank you, Althea and Baron. Diretso na tayo, kaya gusto ko namang marinig din, of course, Mr. Jay Cuenca. Parang kagaya rin ni Ms. Dimples, di ba? Fresh from Viral Scandal, now The Iron Heart. Magkasama ulit kayo dito. At may MMFF kayo. Yeah, yun. May movie nga kami ni Dimples ngayon, MMFF. My father, myself. Yun, I'm just very, very grateful to be part of the show. Sobrang nakakatuwa kasi last time kami nagkatrabaho ni Richard was 21 years ago. So, etong, for me, it's a reunion project kasi click pa yung huling show namin. Then, of course, to see everyone here, Baron, Meme, everyone, nakakatuwa. And at the same time, first ko rin kasi sa Star Creatives, first teleserye ko with them. So, ako po ay excited lang po at masaya po na napasama ako sa show na ito. Yun po. Thank you, Jake. Miss Meryl Soriano, of course. Ano nga gawin? Kayo naman po, kamusta naman po ang pinoportray niyo pong role dito, I see? Ay, si Juno, isa akong common representative ng common people with an uprising, parang Wakanda Forever, ganyan. But I'm really happy to be working with Star Creatives again. Yung last project namin was La Luna Sangre. And having said that, I'm really excited to be working with Richard again. Nagkaroon kami ng magandang, you know, working relationship there. And masayang-masaya rin ako dito sa Star Creatives, no? Lagi sila nagbibigay sa akin ng very interesting roles. And malayo sa pagiging nanay, mahirap yung mga lagi kong roles. This time, you know, lagi lang kami bibigyan ng masasakit sa butong action. So, papasalamat ako kasi, you know, kailangan mong mag-prepare. Collagen? Nag-work yung collagen, kaya, ayan. Collagen? Kaya, ano yan? Motherhood yan. Ah, motherhood. Oo, oh, oh, still breastfeeding. No? Yun ang magtutunay anak ko. Thank you, breastfeeding fans. Thank you. but yes, so I'm just really excited to be working again. Very critical yung role sa plot. So maraming salamat sa Star Creatives. I'm really, really happy na binibigyan niyo ako ng pagkakataon na maka-try ng ibang roles. Why is your Tagalog piece? Yan. So thank you guys. At maraming salamat sa alaga nyo, lalo na sa family ko. Thank you. Amen. Maraming salamat, Meryl Soriano. Ito naman si Pepe Herrera. Check. Yeah. Good evening, beautiful people of this theater. Ako po, ang gagampanan ko po, ang pangalan ay Poseidon. Yan. Ako po yung laging nakadikit kay Char. Kulang na lang kumapit ako sa kanya, talaga.
Very thankful ako kasi I think, hindi pala I think, this is pagbabalik ko rin sa action after Provinciano. And I'm very grateful for this opportunity, Star Creatives. It has been doing well for my physical well-being. I've been growing muscles in the right places. And maraming salamat. Tsaka sobrang sarap katrabaho nila Direk Lester sa ni Direk Richard. Para silang yin and yang eh. Pareha silang hindi uptight, pero magkaiba sila eh. Nakikita nyo naman ngayon, di ba? Yun, kaya so, ang galing, yung harmony tsaka yung chemistry ng cast and crew is something to be grateful for. At again, maraming salamat din po for joining us tonight. Thank you, Pepe. Sophia. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Una-una, pasalamat po ako muna kay Chang Des sa Star Creatives, sa buong team for having me again. Kasi syempre sa kanila ako lumaki. From Princess and I, Bagani, Forevermore, and I'm still here. And sobrang swerte ko dahil kasama ako dito sa Ironheart. Yoga. ako po dito si Nyx. Ako po ay nag-iisa na lamang dahil ang mga magulang ko po ay namatay. And si Eros po ang tanging tao sa aking buhay na natitira. So we grew up together. Eventually na-develop yung pagmamahal ko sa kanya. Tinitignan ko siya as brother. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, sobra-sobra pala yung pagmamahal ko sa kanya. Kaya abangan natin ang story niya ni Nyx dito. Pero may action din to ah. Correct, parang ngayon pa lang naiiyak na kami sa kwento. May action din to, kaya salamat po for having me again. Ang tagal kong hindi umarte, ang tagal kong hindi na-interview. salamat po. Salamat, LBJI. Yes, ang ganda no, ngayong nalaman na natin yung mga roles nila, parang ang dami nating subplots din na aabangan dito sa The Ironheart, di ba? Hindi isa lang yung kwentong susubaybayan natin. Bawat isa may kani-kaniyang mga kwentong interesting. At ito na nga, may kasama pa tayong friend from the media from Random Republica. We have Sandy. What is your question? Sandy, ilan taon ka na? Thank you. Classmates ba yun ni Althea? Hello po. Good evening po. Mag-evening din rin po. So, my question po is for Sir Richard Gutierrez. I would love. Hi. Hello po. Okay, sige. What's your question? My question po is for you. What is the definition of a person with an iron heart? Tara. Feeling ko ano, feeling ko magandang sagutin niya ng lahat. Pang Miss Universe, no, me? Oo. Magandang sagutin niya ng mga cast. Ay, thank you. Tsaka pagalingan. Huwag kang magmong pinapasa. Sabi ko pag may hindi ako nasagot, may tatawag, Sir J. ano ba, definition ng person na may iron heart? Hindi ko pa kasi pwede reveal yung ano talagang totoong kwento ng Iron Heart kung bakit ganun. So, hindi ko rin masasagot yung tanong mo in terms of anong klaseng tao yun. Do you have another question? Sorry. Yan lang po talaga. Huh? Pero like, gusto ko yung honest siya. Parang may takot, no? Parang may takot siya na, hala, yun lang po. Actually, ang fearless niya nga eh. Ay, wala na po. Honest lang siya. Yun lang? Wala ka ng follow-up? What I mean po kasi with a person, I, for you lang, for your perspective po, hindi po tayo magbe-base sa mismong teleserye. So, pwedeng iba. Pwedeng universe iba. From the story. Sige. Yes po. Siguro isang matatag at dedicated and hindi natitibag yung kanyang loob. Ganun. Baka yung iba may gusto rin sabihin. Baka po yung iba. May gusto ba kasi follow up? Yes, baka may gusto. Ikaw, may gusto kang sabihin. Sir Baron. Ako, yeah. Hello there. Mayong hapon sa inyong tanan. Para sa kuha, ang
isang tao na may iron heart ay may taong may pusong dili maguba ba? So may integridad, may pinaglalaban at may hustisyang pinaglalaban para sa kabutihan. So yun po yun para sa akin. Maraming thank salamat. You. How about Ms. James? Nagpe-pretend na nga lang ako, kunwari. Wala pa rin, di mo ako. Kaya nga sabi ano ni Sisa, sa klase? Tumalikod ka kanya. Di ba yung sa klase yung parang kunwari kung saan sa klase? Hindi ako diba, matawag. Ikaw pa rin matatawag. Hindi, para sa akin siguro yung taong may iron heart, yung para sa akin, pagkatapos ng pandemya, dapat lahat tayo may iron heart na. Kasi minsan pag puso lang yung meron ka, pero hindi mo siya ginaguard the right way, minsan natitake advantage ka eh. Diba? So, okay maging mabuti, okay maging mabait, pero dapat may tatag ka rin ng konti. Dapat may guard ka. Kasi pag sinabi mong iron heart, may tigas ng konti yun, eh, di ba? Merong tibay. Pag sinabi mo kasing heart lang yun. Malambot yung puso, eh, di ba? Nasisway. Pero yung iron heart, may tigas. May... Ano ba? May saging. Alam mo, pag sinulat yan, tignan mo kung paano yung pakinggan. Pakinggan mo, dali. Sabi ni Dimples, yung kanina, iron heart. Na ang puso malambot yan eh. Kailangan may tigas yan. Totoo naman! Yun ang nakikinig. Yun ang sinabi mo, ti Dimples. Pero hindi. Sa akin, yung tigas na sinasabi ko ay yung pinagtibay na ng panahon. Totoo. Yung pagkatapos ng pandemya, alam mo na kung paano mo pangangalagaan yung pusong malambot na yon. Yes. This time, yung lambot ng puso mo ay gagawin mo na lang para sa mga taong kinakailangan ng lambot ng puso na yon. Pero may mga pagkakataon talaga na kadalasan ang dapat ginagamit mo ay iron heart. Diba? Pagmamahal na pinagtibay. Totoo. Lakas na ginagamit sa tama. Totoo. Yes. Jai, paalala ko lang, dito si Althea. Ay, gusto na niya. Kaya nga, kasi si Jai eh. Ay, kanina nag-aalala ko, hala, ano kaya? Paalala ko lang, Althea. Paalala ko lang, nasa alam isip niyo yon. Alam mo naman tong tita mo. Tsari, baka si Althea may sagot. For you, what is a person with an iron heart? Mga bata. Para sa akin po, ang puso po, ang tao po na may puso na iron, ano po, kumbaga, parang mga tao po, merong puso, so parang naglamahal din po sila. Ang the iron heart po, parang iron po, parang, nagpa-plancha daw po. Nagpa-plancha, tama, iron, bakit? Parang puso po na matigas. Ikaw kasi, Jai, eh. Ayan na tuloy. Pusong matigas. Pero totoo naman. Oo. Iron heart nga naman. Mas, iron heart and spirit. Opo. Soul. Mas lalong nagmamahal. Mas mabigat ang mahal. Ah, mas intense magmahal ang iron heart. Oh, yun. Palakpakan naman natin si Althea, guys. At 9 years old. Magbo-birthday na nga pala siya this month. Ay, happy so, birthday, Althea. Happy birthday, Althea. Thank you po. Magta-10 na happy siya. Happy birthday. Okay, so... Sandy, may gusto are you good? O, may gusto ka pa bang... Ikaw ba, ikaw, Sandy, may gusto ka pang marinig? Okay na po ako. Oh. Thank you so much po and congratulations Thank po. You, Sandy. Correct. Ay, before we proceed, gusto ko lang malaman po, ang iron heart po ay, ang ano sabi, entirely shot in Cebu. Opo, bakit po ito, ba't Cebu po ang napili? Si Changdes. Dahil mura po ba ang lechon doon? Taga doon talaga si Richard. Oh, yung mom ni Richard. Sino pong sasagot po? Si Ma'am Des po daw. Ma'am Des? Nandiyan ata siya. Right? Balikan namin kung bakit po sa siguro ano, kasi nga we wanted to offer something new visually also for Iron Heart. And yung location na Cebu is very different and napakaganda. Napakaganda ng locations namin sa Cebu. And Cebu has everything to offer. Kung gusto mo ng cosmopolitan city, gusto mo ng high-rise buildings, meron sila. You want nature, meron sila. A few hours away from the city, may mga bundok, may dagat, may mga resorts na magaganda. And I can say na talagang fully developing talaga ang Cebu right now. Kung di pa kayo nakapunta recently, go visit Cebu. Talagang parang booming ang Cebu ngayon in terms of tourism, in terms of
infrastructure, talagang ang ganda ng Cebu. So we wanted to offer something new, different flavor visually, and we're very happy to say na nagawa namin yun by filming in Cebu also. So kahit malayo, kahit mahirap, kahit na, you know, may mga flights, hotels, everything, talagang pinanindigan namin na mag-shoot kami sa Cebu. Thank you, Char. And I have a big family also from Cebu, who's very supportive of us also there. So, yun. Maraming salamat. May i-add daw si Direk Richard. Okay. Ay, si Direk Lester. Kasi, sorry. Alam naman natin that our shows here in the ABS-CBN is being shown overseas. Lalo na after siya mag-air sa TV, there's a very big chance it would be out on streaming that would be watched all over the world. One of the main reason is because most of the people, when they hear Philippines, they know Manila, Metro Manila. But as we all know, there is much, much more to Metro Manila in the Philippines. So this is one way of showcasing other places, other beautiful places in the Philippines. And this is one way of giving back to Cebu, how supportive they are to us. So giving back to communities na nagsusuporta sa atin. Cebu has been very supportive to ABS-CBN for the longest time. And I think it's one very good chance for us to give back by showcasing it. Yeah. Maraming salamat. Yes, totoo nga yan. Ayan. BJ Ai? Yes, ang ganda nga eh. I mean, alam naman natin, ang movies and series, dalawa yan sa mga pinakamalalaki ang impact sa tourism, di ba? Tulad ng mga K-dramas, baliw na baliw tayo sa mga ganyan. Gusto na natin pumunta sa Korea. So sana ito, di ba, maraming bumisita sa Cebu after nitong The Iron Heart. Alright, now I'd like to read a question from whatsup.ph, Tristan Paris. Takay, Paris. Action-packed and intense scenes na naman, Miss Sue. Can you tell us more about your character and what she will be like this time? Medyo nasabi mo na ito kanina, pero baka gusto mo i-expound. Hindi ko pa na-explain talaga ng gusto ko sino talaga si Venus. So ako po dito si Venus. Si Venus po ay isang raketerang con artist. So, napaka-complex nung character, kaya sobrang excited po ako na i-portray ito. Maraming salamat po, Star Creative! So, oh my gosh, naalala ko nung pinitch po sa akin ng role na to, hindi ako makapaniwala. Sinabi pa talaga ni Changde sa akin na ang dami ng pinagdaanan ng script na to, ng project na to, and we're very happy na ikaw yung nakakuha. So, ako din po ay napakasaya at napaka-grateful po sa inyong lahat para sa tiwala na binigay niyo po sa aming lahat para dito po sa show na to. Napakaganda po. Si Venus, yun nga, con artist siya na raketera. Malalim yung hugot niya kasi niwan siya ng nanay niya. Lumaki siya, kasama niya lang yung tatay niya. And merong isang unfortunate event na nangyari sa tatay niya na kinailangan niya, hindi ko alam kung pwede ko nang i-disclose to sa lahat, pero kinailangan niyang tatagan yung sarili niya at kinailangan niyang mabuhay ng mag-isa with the motivation na basta mabawi niya yung tatay niya or basta parang ganyan yung kwento. So, naghahanap siya ng pamilya, meron siyang mga inaalagaan na bata, meron siyang sa katauhan ni Andy Abaya, parang meron siyang kapatid-kapatid na kinupkup niya. So, ganun siyang klase ng tao, yung pamilya na inaasam niya, ginagawa niya para sa sarili niya, hinahanap niya para sa sarili niya, and nahahanap niya din para sa sarili niya. So, napasok siya sa isang, ayan, medyo... Dahil nga con artist siya, kailangan niyang kumita ng pera, yun lang ang alam niyang gawin. Gusto niya namang talikuran yung mundo na yun. Pero alam mo yun, kapit sa patalim, yung ayoko naman itong gawin eh, pero kailangan. So ang dami rin sigurong makaka-relate talaga kay Venus, na hindi lang naman sa pagiging con artist of course, but sometimes we're always, hindi lang sometimes, we're always forced to parang, ano ba, be something or give something na hindi naman talaga tayo. Alam mo yun, yung parang... So anyway, bago pa ako makapag-spoil dito sa kwento na to, si Venus, yun siya. And eventually, she's gonna develop a love story with Apollo na excited din ako na mapanood po ninyong lahat. And I'm very grateful na makatrabaho si Chard and, well, everybody, of course, here. So yun po ang very brief
explanation of who Venus is. Definitely a complex character, you know, from what we heard. Talagang ang daming aabangan kay Venus. Thank you so much, Sue. And shout out na rin dun sa nabanggit mo nga si Andy Abaya. Nakita rin natin sa trailer kanina si Kyle Echari, di ba? Mr. Yes. Albert Martinez. Ang dami talagang kasama si dito Jai sa The Holden. Iron Heart. Ay, naka-reveal nami! Tinanong ko siya. Para namang inabangan nila. Charing. Para sabi ko, o yung naka-reveal mo bang kasama ka sa cast? Sabi niya, wag na. Sabi na iya ako, si di ba? Sue. Sabi host. Reveal. Thank you kasi yung besi-besi kami doon, di ba? Yes, opo. Ayan, eto maganda yung susunod na tanong. Sige, na shock ako. Nakasulat talaga. Ano? Ang tanong, anong class, para to sa'yo, Pepe. Anong klaseng Pepe ang ipapakita mo rito? Ikaw ba ang magbibigay ng lightness sa story na to? At itimsog mo akong inaano yung talaga nakalagay. Oh, basahin nyo, oh. Hindi, oh. Anong klaseng Pepe nga, sabi, ang ipapakita mo rito? Yan ang nakalagay. Sorry, binasa. Kasi Althea, yun yung name niya, ha? Oo, oh, yun. So, may mga shooting terms kami, like, Pepe, labas. Pepe. Hindi, gusto ko yung term ni Direk Richard na 3-in-1. Gamitin ngayon, Direk, ah. 3-in-1. Ganda nun, eh. Sabi ni Direk sa amin, ano kayo dito, ah? Mga 3-in-1 kayo. So, tinanong namin ko na yung 3-in-1. Sabi niya, kape. Basta kami nang bahalang mag-analyze. Ang brief na sinabi niya lang sa amin ay, pwede kang masama, pwede kang maging masama, pwede kang mabuti. Yung pangatlo, ikaw nang bahala doon. Di ba ang sarap nun bilang actor, you get to dig deep in your mind para maka-release ka pa ng isa pang personality na bit-bit mo naman mula pagkabata pa pero hindi mo masyadong ginagamit. Kasi kilala ka ng mga tao bilang mahilig magpatawa. Ayan si Pepe, ano yan? Walang masamang tinapa yan. Pero iniisip ko na pala na sana may mamangyaring masama sa'yo. Hindi, joke lang. Hindi, yun. So, ang saya na kung ano yung karaniwang pagkakakilala sa'yo ng mga tao, binabasag ng mga directors namin. At magbigay ka pa ng ibang layer or ibang pagkatao. Yun. Kasi ganun naman talaga sa totoong buhay. We are three-dimensional creatures or maybe four-dimensional minsan. Kaya ang ganda na pinapakita natin kung ano talaga yung nangyayari sa totoong buhay. Yun po. Ayun lang. Nasagot ba yun yung tanong mo? Yes. Hindi ako mas yan. Three-dimensional na Pepe ang makikita dito. 3-in-1 nga kasi. So, totoo. 3D. Okay na ba yun? Okay yun. Okay. Meron ka pa dyan, Ayi? Yes, oo nga. Pero very daring talaga ngayon si Pepe. Kita naman natin sa kanyang outfit. Yes. Speaking of daring, mapunta naman tayo kay Mr. Jake Cuenca. Meron tayong question from social media. Since you have a lot of action series and movies, how does this series challenge you? Wow. Thank you, social media, for the question. Na, actually, iba gumawa ng action ng Star Creatives in general. Like, tulad nga ng sabi ni Chard, parang it's a modern take eh. Parang iba yung, kumbaga, sina Direk Lester, they really challenge themselves kung paano nila papagandahin lalo yung eksena. And then in terms of acting, ito na nga, ito yung in-expect ko sa Star Creatives, na it's a challenge nila ako to give something different, another transformation. Tulad niya sabi ni Pepe, three-dimensional yung characters namin dito. So you have to play with the lines of, we have to play with the colors of gray. Kasi pwede kang maging masama in one moment, pwede kang maging mabait in one moment. But certainly, ito yung in-expect ko from Star Creatives and I'm enjoying every, lahat ng taping, lahat ng shooting days namin. Na-enjoy ako kasi na-challenge ako. So, thank you. Thank you for the opportunity and salamat siyang Des for giving me this role. So, definitely, hindi ito yung usual na Jake Cuenca ang nakikita natin, napapanood natin. Very different ang iyo offer ni Jake. Yeah, iba talaga eh. Tsaka ano eh, pagdating sa Star Creatives, you know, pagdating sa shots, sa coverage, yes, even sa action scenes, kailangan talaga guwapo at maganda pa din lahat. And that's a challenge kasi syempre pag nagfa-fight kayo, may intensity and you have to make faces. But for them, that's the challenge. Na parang kailangan sobrang galing nyo dito na pag nagfa-fight kayo, wala lang sa inyo lahat to. So that's the challenge here. Yeah. Dapat no sweat. Yeah, wala, bawal pawisan dito. Oh, oh.
Okay, sa'yo, Jaiho, meron pa? Ang dami. Okay, go. Marami pa nandito. Si Emil Bussell of KPEX Official for Miss Dimples Romana. Ayan, sabi niya, anong meron sa character mo na tinanggap mo ang role knowing na sa Cebu ang location at bagong dating si Baby Elio Juan Manolo sa buhay niyo ni Daddy Boyet? I just can't say no to Sinanay Des. Whenever Star Creatives would give me something, like a role, I trust them so much in the sense that even when I can't see the full staircase, I actually start with the first few steps. This is how I decided also on taking Babaylan Gloria for Bagani. Because at that time, if I remember correctly, when they presented it to me, it was so nice. I said yes to it. Kahit alam ko, 2 weeks, mamamatay na siya. Mamamatay dapat si Babaylan Gloria agad eh. Hindi siya matagal. But for some reason, every time that I take on a character under Star Creatives, there's always magic. Parang there's something different comes along and I get to discover something from within me na kaya ko pala yun gawin. At bilang artista, I'm sure Jake will know this because hari ng transformations yan si Jake, na merong mga bagay na pag in-offer sa'yo, parang hindi mo pwedeng hindian. Ito yun. Celine offers a very different kind of dimples na hindi ko pa nagawa ever. Kasi again, nagpa-fight scene siya dito. And this time, she's fighting as a person and not really as a fictional character. Correct? Yan. So very excited ako dun. Tao siya talagang lumalaban. And siguro, the fighter in me also came about when I gave birth to Elio. I always talk about it. Parang may tapang nadala yung bunso ko sa akin. So nung inoffer yung Celine na character, sabi ko, ay, sakto. Siguro either nagkaramdaman kami nila Nanay Des na ito yung next step after Danny, after Babaylan. Celine would be after Kakay because Kakay was also dramatic naman and very heavy. And also Kakay... I'm very grateful to RCD as well, I'll just mention, because with that, I won regional for Asian Academy. I fly in December, Singapore, along with Mr. Pepe over here, who's also a regional winner for, what's this, best? May Papa P naman. So, magkakasama kami. So, imagine all those rock stars of characters like Kakay of Viral and Danny and then Babaylan. I needed a character that was also just as strong, if not stronger. And I think Celine yun. Kaya kahit medyo malayo, the struggle is real. Kaya pag uwi ko, ano na lang, kinakantahan ko na si Elio. So if you follow me on Instagram, you'll know, may kanta-kanta kami ni Elio. Doon na lang ako bumabawi. Thank you, Ate Dims. Maraming salamat. My next question lang for Mr. Baron Geisler. Ayan, galing naman ito kay Jeffrey Olila Garcia ng Jeff Oligarch TV. Sabi niya dito, Sir Baron, ano po ang pagkakaiba ng magiging role ninyo sa Ironheart sa mga dati niyo pong ginampanang role? Kami po bang mga viewers ay maaawa o patuloy ka namin kaiinisan sa role mo? Yeah, actually, binali po nila eh. Dami ko pong crying scenes dito. Wala masyadong acting. Actually, it's hard to answer that question. Siguro I'll pass it over to Sir Jay, no? Ang nangyari po, special guest lang po ako. And eventually, natuwa po sa akin yung Star Creatives. And I'm praying na maging totoo nga na maging recurring cast po ako dito sa show na ito. And thank you rin kay Richard dahil lagi akong, kasi taga Cebu po ako eh. So sinasabi ko kay Richard, maganda yung chemistry namin. Off and on camera, ang saya namin. So sinasabi ko, Rich, alam mo, taga dito ako, so it would be easier for me to shoot here sa Cebu. And sabi niya, sige, kakausapin ko. And eventually nga, yun, nagkaroon nga ng ganung klaseng agreement, but Sir Jay? Hi, yes. Yes. Siguro to answer kung in terms of yung character ni Baron, and also actually not just Baron's character, but everyone. Kasi parang
parang when you look at the cast, it's like, it's a different kind of combination. And we are so excited to work with all of them. So parang kasi nitong project na to, parang pag tinitingnan namin siya, parang fun siya talaga for us. Kasi parang we're, here are these characters and these are players in a game almost. So parang we, when you find an actor to play a role, parang particularly for this project, you're looking for who is the best player. Parang they are almost like in a game. So she's the perfect Celine. She is the perfect John. She is the perfect Nyx. These characters, hindi sila direct parang randomly selected. So parang they bring to the table something exciting. And when you see them together acting and playing the roles and being who they are, talagang this character can go like far. She is delivering something new. Kasi kapag kunyari, when you look at it, okay, so what's new for, Dimples? Or what's new for, Parang hindi naman ganun. Kasi parang nakikita mo talaga na parang, she embodies this character. Kanina when they're talking about Cebu, why Cebu? Kasi parang, when we were brainstorming on Cebu to us, in some perfect way, is like the best playground. If they are the best actors, the characters, players of this game, Cebu is the best playground to do this show. You have pristine beaches, you have the longest bridge, you have high-rise buildings in one town. Kaya parang isip namin parang, so what's, when we were brainstorming on, so who's going to fight who next sequence? So who's going to battle, who's going to die, or who's going to whatever. So, ang daming pwedeng mangyari. So when we are brainstorming, we're not kapit sa creative, parang sinasabi namin, let's just have fun with this show. Kasi parang it could be very serious for others. I came from a very serious show, yung A Family Affair. That's very dramatic. And here is like a fun show, kaya we're all excited to do it with all of these amazing actors. Thank you, Sir Jay. Thank you, Baron, Vijay Ai. Yes, meron tayong tatawagin, a friend from the media here with us, Alex Brosas. Where are you? Kindly, Alex. Ay, hello po. Kindly ask your question. Hello po. Yeah, to... hello. To Richard, to Sue, to Baron, to Jake, and to Maha. At what instance will you flex your iron heart? Should I go ahead? Yes, you can, Sue. Sige, ako, I will flex my iron heart all the time. Ang iron heart, yun nga, yung maganda rin yung tanong kanina. I think yung iron heart, hindi lang siya something na pinatatag ng panahon. Something din siya na kailangan ingatan. Kasi ang iron, nagde-develop ng kalawang. Alam mo yun? So we have to also take care of what we built. So yung puso na matibay, binuo natin yun sa sarili natin. So kailangan din natin siyang ingatan. So ako, I will always wear my iron heart on my sleeve for everybody to see. And it's the most, I think the iron heart is the most sincere heart. So I'm asking what instance? I said all the time. All the time? Yeah, I said all the time. Okay. Baron? I think I'll be flexing that every time may dumarating na mga temptations. For me to bring out that iron heart to say, no, I had enough. No. Self-care. I respect myself. I respect you guys. And I love you. So. Okay. Jake? At what point will I flex my iron heart? I think I agree with the with Sue. I wear my heart in my sleeves. I wear my emotions in my sleeves. As you know, ako very transparent ako as a person, and I'm proud of my pain. I'm proud of what I've been through. So I wear my heart in my sleeves. Kumbaga, I flex my experiences every day. That's what I have. That's the only thing I kaya kong ipagmalaki as an actor, that my emotions and my experiences and my choices. So
every time I present myself as an actor, I present the Iron Heart. Yun po. Maha? Ako po, flex ko yung Iron Heart ko. Depende sa sitwasyon, sa tao. Magdedepende doon. Kapag kailangan kong ilabas yung Iron Heart, lalabas yun. Kasi ako, pusong mamon talaga ako. So, yun. Parang kung ano yung character ko dito sa Iron Heart. Kung gaano kalakas si Apollo, isa ako sa mga kahinaan niya. Parang ganun. Richard? Ako, I flex my Iron Heart when needed. But I will flex it any day for my family and for my loved ones. But ako, yun nga, I don't always flex my Iron Heart, but when I flex it, I mean it. Yeah. To Richard and Sue again, you were remarkably good in your previous assignments. Sue for A Broken Marriage Vow and Richard for Ang Provinciano. Taking the roles that you played here, will that be more than enough to erase whatever traces of your character in your previous roles? Ako po, I would like to say that I have no intention in erasing whatever I did in the past because it's a part of me now and it's a part of who I am. But definitely, I will give them something new. We will give them something new and something to watch out for, something na aabangan po nila, and something na may excite silang panoodin. So, yun na, I don't have an intention of erasing, but I have an intention of adding to the list of good roles that I have been doing in the past couple of years. Thank you, Richard. The same. Malayong malayo yung portrayal of characters ko as Lito and Provinciano. Totally different, like opposite side of the spectrum in terms of characterization. And yun nga, with the help of my directors, the creative team, of course, the cast members that are with me here, we were able to develop a different character with Apollo na feeling ko magmamarka sa mga tao din. Differently kung paano nagmarka si Lito Valmoria. Yan. Last question for the creative. My friend Alwin Ignacio noticed that the characters' names were either Greek or Roman. Why is that so? When we were thinking of the characters talaga, parang inisip namin like gods, playing with faith, with strength, with something mortal and immortal. Parang ganun yung themes din talaga ng palabas. Kaya parang inisip namin, what if we get inspiration from mythology to name these characters para may unifying element din. And in a way also, kasi parang pero sa storytelling na din naman to, na parang alam mo na parang it's real but it's also kind of not real, sobrang real. Kasi parang may pagka-hyper-real in a sense. Kasi parang they are almost mythical characters. So that's the reason why we base them on gods. Mostly gods and goddesses. Did it not put your credibility in a thread? In a hanging thread? Because parang you're promoting parang mga Greek gods and goddesses, tapos Filipino flavor yung story? Hindi naman, kasi parang inisip naman namin na these characters are universal. So in a way, we give them reference. But it's also part din naman of our participation in a global, storytelling. Na parang when we situate our stories, it's not just a local thing. This is not just for the Filipino in the Philippines. Parang we see this as something that could reach global audiences. And so that's why we are not afraid to do that for this show. Okay, thank you. Thank you so much. Maraming salamat po.
Ang bongga, di ba? Parang thesis. Oo, talagang dun sa last. Oh, sinave natin yung hardest sa last part. Thank you, Sir Alex. Thank you, I love it. Correct. Ayan. Palakpakan naman po natin, of course, The Iron Heart, November 14, 2022, 8:45 p.m. po yan. Siyempre, bago tayo magpaalam sa lahat ng mga kasamahan natin, sa mga nanonood sa social media, sa iba't ibang platforms natin, may mga gusto pong sabihin ang lahat naman nandito. Thank yous at i-invite natin silang lahat na subaybayan ang The Iron Heart. Let's start with, of course, Althea. Ayan, sa lahat po ng ating kapamilya, manood po kayo. Napakaganda po talaga nito. Ang dami pong plot twist. And thank you so much po kay Chang. And sa production po, sa lahat po ng Star Creatives po. Thank you so much po para thank you so much po for adding me in the story po. And yun po, thank you so much po. Advance happy birthday. Para sa iyan. Thank you po. Susunod, Sir Baron Geisler. Para sa akin din, unang-una gusto kong pasalamat kila Chang Des, Miss Saki, yung bumubuo ng Star Creatives. Salamat po sa chance ito. Na-miss ko talagang mapasok ulit at maging parte ng isang napakagandang teleserye. Dun sa mga manonood po natin, please support this. Hindi po kayo magsisi. Dugo, pawis, at may iba pang mga, hindi naman ganung nasaktan, pero mahirap po yung ginagawa namin para lang po pasayahin po kayo. So, hindi po kayo magsisisi panoorin to. Thank you in advance sa pag-support ninyo sa amin. Maraming salamat. Maraming salamat, Mr. Baron Geisler. And of course, Direk Richard. Thank you, ABS-CBN, Star Creatives, Chang Des, thank you. Sa mamamayang Pilipino. Nandito rin yung mga camera ops natin, sila Pablo, sila Papa McCoy, si Buding, yan, kasama namin sa hirap yan. So, patuloy kaming lalaban sa challenges ng show. And tuloy ang laban. Doon namin uugutin ang aming mga lakas para sa aming pamilya. And salamat po sa inyo sa nagbigay ng oras para sa Iron Heart. Malapit na po, November 14, 8:45 p.m. Maraming salamat, Direk. Meryl Soriano. Guys, matagal ako hindi nagtrabaho. Ito ang aking pagbabalik sa TV. So, masayang masaya ako. I'm back, guys. So, last ko, 2019 pa. Kasi talagang dinedicate ko yung buhay ko sa pagiging pregnant at sa pagiging nanay. And finally, I'm ready to work. Gagi. Gagi tuloy din. 2 years akong talagang, you know, nag-dedicate sa motherhood. And talaga nakikusap ako kay Joem na kung pwedeng mag-stay behind muna ako at mag-alaga because I think it's the last one. So I really want na masimsim ko yung pagiging nanay ko for the first time na walang, you know, intense talaga. Kaya I am really happy to be back and thank you again sa ABS-CBN, sa Star Creatives, sa aming mga kasama, sila Ate Ems, kilala niyo yan. And alam ko malayo pa ang tatahakin natin paghihirap, kaya kapit lang tayo. And yes, inviting everybody to watch Iron Heart, The Iron Heart, 8:45, no? This November 14. Thank you guys for being here. Thank you sa mga nanonood sa atin live. Thank you, Ms. Meryl Soriano. And of course, we also have a bouquet for you. Madam Dimples Romana. Ako, kakatakot yung madam. Okay. Salamat na lang po sa lahat ng mga nandito at sa lahat po ng nanonood online. Thank you so much po. Sana abangan ninyo. I'm sure everybody is just as excited as I am to watch finally Richard, you know, coming to life as Apollo. We're all very excited. Again, directed by Direk Lester and Direk Richard. All the rest are, of course, for Anna here. Anna, I love you. Okay, so thank you po again. The Iron Heart. Malapit na, Star Creatives. All right, Pepe, go ahead. Yes. Yet again, thank you din. Maraming salamat. Una sa lahat sa buong team ng Star Creatives, lalo na yung mga nandito. Ayan, sila Nat, si Abby, si Juju, si Chupab, so, si Direk Bakoy, si M. Oh, alam mo ah, si M. Si Buding. I mean, yung buong staff, crew, pati yung cast, thank you for creating an environment that is kind,
but discipline. Diba? Oh, diba? That is at yan, oh, what a... Yes, hindi kasi ganito po yung character ko sa The Iron Heart. Oh, galit sa t-shirt. Yes. So, maraming salamat din po sa press. Napaka, we are very grateful, especially for those who stayed. Napakahalaga po ng words ninyo, ng mga pinapakalat ninyong magandang balita. Especially sa panahon po na to na talagang it's word of mouth ang rock and roll and the best. Maraming maraming salamat po. The Iron Heart, November 14, 8:45. On all Kapamilya and ABS-CBN channels. Maraming salamat. Aabangan natin ang 3D na Pepe Herrera. Yes. To our creative manager, Sir Jay Fernando. Hello, sorry. Mabilis lang ako. Maraming salamat po sa lahat ng nanood kanina sa streaming. Tapos lahat po ng dumating na press. Maraming salamat po sa pagsuporta. So, simula pa lang to. Marami pa talagang aabangan, pagdadaanan. So, we are all hoping that you would enjoy the ride with all of us na nandito sa stage. Thank you. Thank you, Sir Jay. Direk Lester. Gusto ko magpasalamat bilang isang direktor at isang Pilipino sa ABS-CBN. Dahil alam naman natin ang pinagdadaanan ng ABS-CBN, it's very difficult because of the current situation. But still, the company, the ABS-CBN still continuously give us an opportunity to work together, to tell our stories, and to showcase the Filipino talent to the whole of the Philippines and to the world. At maraming maraming salamat din sa inyong mga sumusuporta sa amin para mag-continue itong ginagawa natin. Thank you very much. Ang ganda nun, bilang director at bilang Pilipino. No? Maraming salamat po to our director, Lester Pimentel Ong. Sophia Andres, we'd like to hear from you as well. Ano pa ho bang pwede ko sabihin? Salamat, maraming maraming salamat po sa lahat po ng dumalo and of course sa online po natin at sa oras po ninyo. And gusto ko lang po i-highlight yung klase po ng pamilya na nabuo sa Iron Heart kasi pag nagtitaping ako, I get panic attacks. But this time, yung talagang mararamdaman mo na mahal nila yung ginagawa nila. And then, nag-enjoy ako. Ang ganda-ganda. Yung, di ba, yung mga staff and crew, nakakagaan ng loob. Kaya, inspired ako palagi to work with them. Yun. Salamat po. Manood po tayo ng Iron Heart sa November 14 po. Yan. Salamat po. Thank you so much, Ms. Sophia Andres. Now, let's hear from Ms. Sue Ramirez. And yes, oo, syempre may bouquet din tayo for Sophia. Go, Sue! Ayan, magandang gabi po ulit sa inyong lahat. And I want to say thank you to all our friends from the press for coming here today. Maulan po kanina, pero nakaabot po kayo at dumating po kayo dito para tulungan kami na ipakalat ang magandang balita na ipapalabas na po ang Iron Heart very, very soon. November 14 na po yan, 8:45. 5 PM sa lahat ng ABS-CBN streaming platforms. Excited na kaming lahat. Thank you so much, Sue Ramirez. At ito po ang aming napakagandang bouquet girl. Oh. Bouquet girl. Mr. Jake Cuenca. Yes, maraming maraming salamat po sa press. Hiningi po namin ang tulong ninyo na may promote po ang show namin, The Iron Heart, ngayon November 14, 8:45 PM. At maraming maraming salamat po sa press kasi nakakatuwa na nag-face-to-face tayo ulit. So thank you so much. And yun, take care everyone. God bless. And yes, November 14, The Iron Heart. Magkita-kita po tayo, 8:45 PM. Thank you very much. Mr. Jake Cuenca. Yes, Mr. Jake Cuenca. Yan. And Ms. Maha Salvador, we'd also like to hear from you. Ayan, thank you sa lahat po ng press na nandito sa pagbibigay ng oras. At ayan, sana tulungan nyo kaming ikalat nga ang magandang balita na ipapalabas na ang Iron Heart. Nakita nyo naman sa trailer kanina, Richard Gutierrez, Stronger Than Ever. So, ako masabi ko, nung nandun ako sa Cebu, nakita ko kung gaano ka-passion si Chard gawin tong teleseryeng ito. At talaga naman, pag nanood kayo ng Iron Heart, masasabi niyong ibang Richard Gutierrez nga ito. And thank you. Kung di niyo po alam eh, si Richard ay isa sa manager ko ngayon. Hindi. Pero, yun. Again, thank you, Chard, Star Creatives, Changdes, Kuya Mix, and of course, ABS-CBN para i-offer po sa akin itong napakagandang role. Hindi siya bago sa akin, pero sobrang importante ito because it's ABS-CBN. Ang ABS-CBN ay ang ganda gumawa ng isang teleserye. At namiss ko gumawa ng love story
Kaya, ayun, abangan nyo ang pag-iibigan ni Cassandra at ni Apollo. Wow. Sa Ironheart. November 14 na po yan. Thank you. Thank you for those beautiful words, Ms. Maha Salvador. Enjoy your bouquet. Ganda nito. And of course, Apollo himself, Mr. Richard Gutierrez. Yes, Yes. All our friends from the media, maraming salamat po sa inyo for joining us tonight and help us launch the Iron Heart sa ating mga manonood, sa ating lahat ng mga kapamilya all over the world. Abangan po ninyo, November 14th na po yan, 8:45 p.m. Mapanood sa lahat ng kapamilya channels. Gustong-gusto ko pong pasalamatan ng Star Creatives, ang ABS-CBN for the opportunity and the trust for giving this project to us. Yun nga, gaya ng sabi ni Direk Lester, maraming pinagdadaanan ng ABS-CBN ngayon, but despite everything, against all the obstacles, the uphill battles, diba, nandito pa rin tayo, gumagawa tayo ng show na pwede nating maipagmalaki sa buong mundo. And we are doing our best to do that with Ironheart. Maraming salamat, Star Creatives, Ms. Des, Ms. Saki, Ms. Pam, at sa lahat ng mga angels ng Star Creatives. At to my directors, Direk Richard, thank you. Direk Lester, thank you. Sa buong creative team, Jay, Sir Henry, at sa lahat ng bumubuo ng Star Creatives, maraming salamat. And of course, I want to thank lahat ng kasama kong actors dito sa stage at yung mga hindi namin kasama dito. It's a great honor working with all of you. At marami pa tayong pagdadaanan. Maraming salamat for being here, joining me here on Ironheart. Maraming salamat sa inyo. It's a very humbling experience. Thank you so much. Ironheart, November 14 po. Yes, thank you so much, Mr. Richard Gutierrez. Again, palakpakan naman natin ang lahat ng mga nakasama natin for this very special event, the Ironheart Media and Trailer Global Launch. Maraming salamat muli sa Star Creators TV, ABS-CBN Entertainment, Ms. Des De Guzman, the head of Star Creators TV. Thank you so much. Mr. Miko Del Rosario, the head of Star Creatives Promo. Yes, gusto ko rin pala pasalamatan ng Star Creatives Promo for sila Miko, sila... Kea. Yes, sila Ms. Thea, lahat ng bubuo ng Star Creatives Promo. Si Daryl na talagang sniper namin sa set. Ang ganda ng mga teasers namin, ang ganda ng mga trailers, and maraming salamat for all the hard work. At gusto ko rin pasalamatan syempre yung mga crew namin na kasama namin magpuyat, kasama namin magtrabaho, physical work, grabe kasama namin sila. Yeah, mga cameraman namin, lahat ng mga bumubuo, lahat ng, you know, everybody's working so hard for this show. Maraming salamat. Thank you so much. Ayan. At syempre, salamat din kay Ms. Saki Prince Pendatun, our executive producer. Ms. Pam M. Kizon, executive producer din po natin. Now, I'm inviting everybody po sa lahat na nandito ngayon sa stage na pwede na po tayong tumayo at mag-compress para sa photo op natin with the cast of The Ironheart. Yes! Maraming salamat to everyone who joined us via our live stream. Please do not forget to use our official hashtag for today, hashtag The Ironheart Media Launch. Maraming salamat po sa lahat ng pag-share ninyo, sa pagko-comment ninyo. Gamitin po natin ang ating official hashtag para mas marami pong makaalam tungkol sa mga ganaps today sa The Ironheart Media Launch. Totoo. I'm very excited na mag-November 14 dahil sigurado ako na ito ay isa sa pinakabago na naman talaga na pag-uusapan, susubaybay yan at kakapitan ng ating mga kapamilya worldwide. Jai, kasama ka sa cast. Alam mo, mag-join ka dun. Go! Ako na muna dito. Diba? Kasama po siya sa cast. Kasama po ng iba pang mga nakita natin sa trailer na napakarami po mga bigating mga artista from all generations nagsama-sama para sa The Ironheart. Bukod po sa mga nakikita natin ngayon sa stage, kanina nakita natin sina Sir Albert Martinez, ando naman sina Andy Abaya, Kyle Echari, at napakarami po pong iba. Kaya dapat po talaga ay abangan natin kung ano pa po ang mangyayari sa The Ironheart
Heart. Muli po mga kapamilya, magsisimula na sa November 14, 8:45 p.m. Ayan, grabe. Maraming salamat, of course, sa mga kaibigan natin, sa press, sa ating mga nakasama na nandito mula kanina hanggang sa mga oras na ito. Thank you po sa inyong pagsama sa atin ngayong araw. Grabe, no? Ganun talaga. Umulan, umaraw, bumahaman, pero yung pagbibigay ng pagmamahal at pagsuporta ng mga kaibigan natin sa press para tulungan tayo tuwing may mga bago tayong ino-offer for our kapamilyas, our kababayans, di ba? Grabe, nandyan talaga sila. Totoo yan. Kaya naman, for sure, nandyan din sila pag nagsimula na ang The Iron Heart. Talagang full force pa rin ang ating support sa pinakabagong action-packed series na mapapanood natin, ang The Iron Heart. Muli, kasama niyo po ang nag-iisang beshi ng bayan. Ako po si Jaiho. It was a pleasure hosting with you, I DJ love you Jaiho. Always, Ayi. Ako po si Ayi de la Cruz. Maraming salamat muli. Ito po ang The Iron Heart Media and Trailer Global Launch!